Akala ng mga tao, individual lang ng mga tao ang nagtitrade dito sa Forex. Pero hindi nila alam, merong iba't ibang malalaking players na nagtitrade dito. Number one, mga individual companies. So alam mo yun, mga blue chip companies, example lang dito sa Pilipinas, like sabihin natin, Jollibee, SM, BDO, at kung ano na pang blue chip companies, nagtitrade din sila ng Forex. Next, mga hedge funds. Sabihin natin, Atram, kung naririnig nyo na yan sa GCash at kung ano-ano pa, BlackRock, HSBC, at kung ano-ano pa. Next is mga MNCs. Example, mga malalaking kumpanya, especially sa ibang bansa, sa US, Facebook, Apple, Coca-Cola, Amazon, Netflix, Starbucks, at marami pang iba. And then, next, mga banks, even sa sikat na sikat sa ibang bansa, sa US, yung central banks na sa US, Fed. Even Central Bank ng Pilipinas, I believe, BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga bangko din dito sa Pilipinas, BDO, BPI, Security Bank, at marami pang mga bangko. That's why disadvantageous talaga rin sa mga individual or retail trader katulad natin, no? Halimbawa ako nagtitrade ako, yun yung tawag sa akin. Dahil walang-wala yung capital na meron ako doon sa capital na meron sila. So that's why isa sa mga techniques na ginagawa ko is to think like them or to trade like them. So kung nagustuhan mo yung mga ganitong contents ko, I might create a Forex trading or any technical analysis dito sa TikTok platform ko. So see you guys.